dahil nakapagpalit si Sir Adrian. Anyway, so start na tayo ng lesson natin ngayon. So today we're going to discuss about, gaya ng makikita nyo sa ating screen, basic geometric relations. When we say relations, ano yung naiisip nyo kapag relation? Anyone? Ano ba yung naiisip nyo kapag sinabing relation? Would like to answer. Ano yung naiisip nyo kapag sinabing relation? Baka kung sino-sino naiisip nyo dyan, ha? Sino yan? Si Aden Ray. Yes, what is your answer, Aden? Relative. Sabi ninyo, magkaparehas. Okay. Meron kang idea. Sige, Aden, anong sagot mo? Ah, si, ano pala, si Catherine pala to. Sorry, kamali akong tingin. Ugnayan po. Okay, so ugnayan. Tama yan, ha? Sa Tagalog, yung may pagkakaugnayan, yung mga relative talaga, ano? Siyempre, kapag relative mo, may kaugnayan talaga kayo. At kapag relative mo, tama rin naman si ninyo, meron kayong pagkakaparehas. So, sa pagkakataong ito, ngayon tatalakayin natin. Yung mga geometric figures na tinalakay natin last time, titingnan natin yung pagkakaugnayan nila sa isa't isa. So, yun yung didiscuss natin dahil mahalaga na malaman natin itong mga ugnayan ito dahil meron siyang mahalagang part sa geometric system. Okay po? So, bago natin talakayin yun, review muna tayo. Ano nga ba yung tatlong basic na geometric figures na tinalakay natin last week? Sino yung mga kapagbigay? Yes, Catherine. Line, point, at plane po. Okay, very good. Tapos, yung line, meron tayong dalawang subset. Ano nga ba yan? May dalawang mas maliit na part yung isang line. Ano nga ba yan? Anyone? Tinalakay din natin last week. May dalawang maliit na part ang isang line. Ano yun? Uy, nalimutan nila. Nalimutan. Ang tawag. Yes, Ivan, Chelsea. Nakamit ka. Segment at ray po. Yun, segment at saka ray. Yan, tapos tinalakay din natin yung isa pang geometric figure. Ano nga yung isa pa? Meron pa tayong tinalakay na isa pa eh. Naalala nyo ba? Bago natin talakayin yung mga relationships kasi sila-sila din yung mga tatalakayin natin ngayon eh. Dapat tandaan nyo. Ano yung isa pa? Yung consisted ng dalawang ray. Tapos meron silang parehong endpoint. Yes, Ralph Laurent. Segment? Mm-hmm. Consisted siya ng dalawang ray. Siya daw yung space doon na nagagawa ng dalawang ray na pinagjo-join sila ng parehong endpoint na tinatawag na vertex. Ano daw yung geometric figure na yan? Anyone? Yes, Ivan Chelsea? Angles po. Yun, tama no, angles or angles kung ano man, hindi naman ako English teacher. So angles yung tinalakay natin last week. Meron tayong tinalakay na tatlong classification ng angles. Ano nga ba yun? May tatlong classification yung angles eh. May tatlong types siya according sa sukat niya. Ano nga ba yun? Merong ano eh. Meron yung below 90 degrees. Ano nga bang tawag doon? Yes, Cedric? Acute, obtuse, at right angle po. Ayun, tama. Yun yung tatlo. No? Ano yung below 90 degrees? Below 90 degrees but greater than zero. Ano nga bang tawag doon? Alin nga doon? Yung angle na yun. Naalala nyo ba? Ang sukat niya between 0 to 90. Anong tawag natin sa angle na yun? So meron tayong tatlo. Acute, obtuse, at right. Ano rin doon sa tatlo, yung nasa pagitan ng 0 to 90. Yes, Ivan Chelsea. Chelsea? Nakamute ka, Chelsea. Acute po. Okay, thank you. Hindi naman masyado, ano? Okay, tama, acute. Ano naman yung 90 degrees, eksakto?
Yes, Cedric. Right angle po. Oo, tama. Tama ka, right. Ano? And yung mas malaki naman sa 90 but less than naman 80, yes, Jeannie? Obtuse angle po. Oo, obtuse naman. No? Na obtuse angle yun. Tapos, ano nga yung pinasusukat natin sa angles? Ano nga bang, ano nga ba yung device na ginagamit natin pansukat ng angles? Yes, Laura, Ralph. Protractor po. Okay. At sana naman maalam na kayong gumamit ng protractor gamit yung ginawa natin last time. Hindi man tayo nakapag face-to-face pero na ipakita naman natin kung paano gagawin yung pagsusukat gamit ang protractor. So today, diretso na natin yung lesson natin, sabi relations. So sa mga tinalakay natin kanina, yung tinalakay natin last week na mga geometric figures, i-figure naman natin yung mga relations nila o yung pagkakaugnay-ugnay nila sa isa't isa. Okay, start tayo. So, pakita muna natin yung gaya nung pinakita ko doon sa group chat, so pwede nyo puntahan nito para masagutan yung mga papakita natin ngayon. Okay pa? Eka lang. Saan ba yan? Na 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 na. Okay. Yan. Okay. So, punta muna tayo dito. Unahin natin yung collinear. So, may ilan na sa inyo na nagsagot? Alam, ha? May ilan na sa inyo na nagsagot nito? Kung hindi ako nagkakamali. Ayan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Walo na yung nagsagot. Okay. So, pakita muna natin dito, ano? Sabi, the following points are said to be collinear. Collinear daw yan lahat ng yan. Bakit kaya siya tinawag na collinear? Sabi, number one, move any one or more of the blue points around. So, i-move natin. Hop, yun. Anong nangyayari? Nakita niyo ba nangyayari? Supposedly, dapat nakikita niya yan. Kahit anong blue points, igalaw daw natin. Yan. Number two, move any or one red points. Doon natin yung red points. Uy. Ayun. Kasi move nga natin yung blue. Ayun. Ayun. Complete daw natin yung definition. Two or more points are said to be collinear points if and only if ano kaya yung kung kakumpletuhan nito. Ayun. Check natin para makita natin yung sagot dito. Masasabi daw na collinear sila kung ano yung kaya yung sagot natin dito. Malalaman natin kung ano yung definition ng collinear. Anyone? Paano kaya natin sasagutin yan? Would like to answer. Collinear daw ang lahat ng points. Lahat daw kasi itong points na to, yan, to, ay collinear. Paano natin masasabi na collinear ang mga points? Yan yung unang relation natin. Collinear. Anyone? Who would like to answer? Itong point na to, point na to, point na to, point na to, point. Lahat yan, collinear. Ano daw ang ibig sabihin ng collinear? Anyone? Parang wala na kagit sa. Tingnan nyo pa lang doon sa word. Nandun na yung sagot natin. Ano daw ang ibig sabihin ng collinear? Wala. Yun, si Chelsea. Nasa same line po sila. Yun, very good. So, nakuha mo yung mismo sagot natin. Balik tayo doon sa presentation. Balik tayo sa presentation. Okay. So, ano ba yung collinear? Yun. So, collinear ay points or subsets of a line. Pwedeng, ano ba yung subsets ng line? Ano nga yung dalawa ulit? Meron tayong subset ng line. Ano nga yung dalawa ulit na subset ng line?
sinabi na kanina. Ay, wala na naman nasagot. Ano yung subset ng line? Yes, Chelsea. Segment at ray po. Yun. So, ibig sabihin, yung points daw, yung segment at saka ray, kapag daw sila ay nasa isang linya, collinear sila. Ang hirap naman, no? Pag pareho silang teacher, edi ko, teacher, ano? Pag magka-trabaho sila, co-worker, pareho sila nasa isang linya, collinear. Mayroon ba yan? Naintindihin? Okay. Paano naman daw yung coplanar? Base dyan sa ating definition na makikita nyo sa screen. Ano naman daw yung coplanar? Anyone? Ano naman daw yung coplanar? Kung yung collinear, yung mga points, mga rays, at saka mga segment, nasa isang line. Ano naman daw yung coplanar? Anyone? Wala? Ano naman daw yung coplanar? Ulitin nga natin, ano yung collinear? Mga points, mga segment, mga ray na nasa isang line. Magkakapareha sila na isang line lang. Collinear. Ano yung coplanar? Okay. Nandyan sa definition. Basahin lang natin, no? Walang nasagot sa akin, ha? Wala ka taong kausap. Coplanar points are points, lines, or its subsets that lie on the same plane. Kapag nasa isang plane lang daw, coplanar daw sila. Yun lang kasimple, no? Kapag nasa isang plane, coplanar. Kapag nasa isang line, collinear. Ganun lang po kasimple. Okay po? May question po tayo doon? Wala. Ayun, nasagot na pa, may sagot pala si Gian Aiden sa group chat. So, kung may sagot kayo, pwede kayo mag-raise ng hand, no, para makita ko lang kung sino yung may sagot. Kung gusto niyo magsagot sa chat, okay lang, pero mas maganda sa kayo mismo magsasagot, ano, para marinig natin. Okay. Balik tayo sa baka kasi nagsasagot pa kayo dito, tigil muna kayo. Ay. Ayan, ayan yung mga ano, yung mga nagsasagot. Tigil muna kayo, discuss muna natin, no. Okay, ito muna tayo. Kung nagsasagot mo kayo dyan, pwede nyo masagutan mamaya. Okay, yung mga nandito sa baba. Punta tayo doon sa sumunod. So, discuss naman natin yung unang relationship between lines. So, siguro nakita nyo na to kanina. O, ginawa nyo na. Ang dalawang ito ay tinatawag na parallel lines. So, ba't kaya siya tinawag na parallel? Ano kaya ang definition or paano kaya natin masasabi na ang dalawang lines ay parallel? So, yes, Ralph? Dalawang linyang magkatapat na magkapares na sukat. Okay. Pero tanda natin yung line. Ano kaya yung magkapares sa sukat doon, Ralph? Anong sinasabi mo magkaparehas sa sukat nila? Yung mismong line? Okay. Tandaan natin yung line walang sukat yan, no? Kapag line. Yung segment meron. Pero line walang sukat. Pero halos tama yung sinabi mo. Hindi lang nga lang yung line yung magkaparehas na sukat. Ang magkaparehas na sukat ay itong distance nila sa isa't isa. Okay. So tama yung sinabi mo. Kahit na itilt natin yan, hindi yan sila magsasalubong. Yan. Sabi nila ang tawag dito. Ang parallel lines ay lines that will never meet. Parang pag-ibig lang daw 'yan ng dalawang tao, parang parallel lines. Hindi magtatagpo. Ang sakit. parang sa crush niyo lang daw, ano? Magkakasabay kayo. Ayan, kakapantay, pero hindi kayo magkakasalubong kahit kailan. So yan daw po yung tinatawag na parallel lines. At ang isang karakteristik niya, ayan, kahit itilt natin ganyan, isang karakteristik niya, yun, equal yung lahat nung
spaces. Ayan, nakita nyo, isang box lang yung pagitan. Try natin ilayo ng konti. Ayan, oh, equal pa rin lahat ng boxes sa pagitan nila. So, ganyan po ang characteristic ng parallel line. Kasi kapag hindi nag-i-equal yan, magkakasalubong at magkakasalubong yung dalawang line na yan. So, yan po yung isa pang relationship ng lines between lines. Ang tinatawag na parallel lines. And we're going to learn more about parallel lines on our next discussion sa susunod nating lesson. Okay po? Okay. Next tayo. Punta tayo sa sumunod. Okay. So, next is the perpendicular lines. Actually, perpendicular lines are also called, they are a type of intersecting lines. So, ano kaya yung intersecting lines? Special lang itong perpendicular line. Simula tayo doon sa intersecting. So, siya ay intersecting line din. Ano kaya palagay nyo ang intersecting line? Nakita nyo yung pagkakaiba ng intersecting at ng, tawag dito, kanina ay parallel. Ang kabaligtaran ng parallel ay intersecting. Ano kaya naman ang intersecting? Yes, Chini. Nagko-cross po sila. Yan. So, tama, no? Ang intersecting lines ay lines na nag-i-intersect, kaya yan ang sinabi, sa isang point. Nagsasalubong sila sa isang point. Parang ikaw lang at yung crush mo, nagkasalubong kayo sa isang point, pero naghiwalay din kayo forever. Ano? Sakit na naman. Tapos, ito pong perpendicular lines ay isang uri ng intersecting lines. Pero, meron siyang unique na characteristic. Ano sa palagay niyo yan? Tingnan niyo itong figure. Intersecting siya, pero merong unique feature siya. Ano kaya to? Ano kaya yon? Would like to answer. Nakikita niyo ba dito sa ating illustration? Ano kaya ang unique? Ang perpendicular lines ay intersecting lines din. Pero may something unique sa kanya. Ano kaya yon? Tingnan nyo nga dito. Kapag inikot-ikot natin to, ano nangyayari? May nagbabago ba? May nagbabago ba? Hop! Hop! Ayan o. Ikot-ikot natin. Baka naglalaro-laro lang din kayo dyan sa monitor nyo. Tingnan nyo muna yung lesson natin yan. Ano kaya? Ano kaya yung kakaiba sa intersecting lines and perpendicular lines? Ano yung magkaiba sa kanila? Can you see the difference? Papakita ko sa inyo yung ano. Oops. Ano ba yan? Anong nangyari? Wala. Ayaw gumana nung isang app. Okay. Saan ba yan? Parang sinave ko yan eh. Where na you? Nawala. Ben. Okay. Anyway, balik na lang tayo doon sa kanina. Yan. O yan, anong pagkakaiba ng intersecting lines perpendicular? Meron bang nagka-idea na? Yes, Ivan Chelsea. Chelsea. Nagbabago po yung sukat at pwesto pag singil po sila. Mm-hmm. Nagbabago yung sukat at pwesto. Pero ano ba yung ibig sabihin nito? Itong square na to. Naalala nyo? Kapag yung angle, tandaan natin, kapag may dalawang line tayo, o kaya ray, o kaya yung segment na nagkadikit, nakakabuo siya ng angle. Anong sukat ng angle kapag ganito? Naalala nyo? Diniscuss natin to last week. Sino yung nagtaas ng kamay? Chini, sige. 90 degree po. Okay, sakto. 90 degrees, no? Yan yung ginagamit ng mga
tagdito mga karpintero kapag nagsusukat sila ng ano, ng kantuhan, 90 degrees skwala yung ginagamit nila. Tingnan niyo kung saan pupunta yung box kapag inikot-ikot natin to. So iniikot-ikot natin, dito natin ilagay, hop. Tapos lagay natin, hop, ya. Yeah. Hop, ya. Yeah. Natin to, hop. Hop, hop. Tara man, ikot natin sa taas, hop. Nakita niya? Ano sukat nung lahat ng angle? Sinong tumasang may? Cedric. Cedric? Micaela, sige. Ano sukat nung lahat ng angles nung nabuo nung perpendicular lines? Ah, balik natin. Ayan o, paikutin natin. O, nandito yung sulok na yan, ha? Ikot natin. Oop, ya. Uy, napupunta dito sa kabila. Oop, yun. Napupunta dun. Tas natin. Oop. Kabila natin. Ha, hindi pala dyan. Dito. Oop. Ala. Yun. Ba natin. Oop. O, ano sukat ng mga angles? Yeah, Cedric. Sir, pare-parehas ng 90 degrees. Yun, sakto. Sakto na. Kapag intersecting lines, wala tayong pakialam sa sukat ng angles. Pero kapag perpendicular lines, lahat yan 90 degrees. Okay po. So, mamaya, re-reviewin natin. Next tayo. So, pumunta naman tayo doon sa tinatawag na... Ay, naku, nasira na kasi ito eh. Sige. Stop muna natin. Balik tayo sa ating presentation. Okay. So, ayan. So, parallel lines. Ayan. So, kapag merong mga drawings, merong nilalagay na ganito para ipakita na parallel yung dalawa. So, notation, ito. Line H is parallel to G. So, ang parallel lines daw ay coplanar lines. Ibig sabihin, nasa isang plane sila at hindi sila nag-i-intersect. So, kagaya na sabi ko kanina, hindi sila, magkakasabantay sila pero hindi sila magkakasalubong. Ano, hindi magkakameet ever. So, punta naman tayo sa isa pa, skew lines. Yung skew lines naman ay non-coplanar lines that do not intersect. So, mamaya bibigyan natin ng example yung skew lines. Ayun, nawala kasi doon sa ano sa presentation. Ewan ko kung nakita nyo. Pero ang example niyan ng skew lines ay halimbawa, meron tayong cube. Mamaya na, magbibigay nila ako ng karagdagang information sa skew lines. Okay? Ay, ito pala. Ayun, oh. Ito yung plane. Tapos ito yung isang line, tapos ito yung isang line. Hindi sila nagtagpo. Yan yung pinakamalungkot. Hindi man lamang sila nagkapantay, hindi man lamang sila nagkatagpo. So, yun yung pinakamalungkot na relation ng mga lines. And yung isa pa ay perpendicular lines. So, ito yung notation niya. Line L is perpendicular to K. Yun. Line L is perpendicular to line K. Ito yung perpendicular symbol. At kapag sila ay nag-intersect, well, kagaya na sabi, intersecting lines that form 90 degree angles. Ay, may question po doon sa mga lines. Wala po. Okay. Salamat kung walang question. Punta naman tayo doon sa angle relations. So, punta na tayo sa angle. Nagsimula tayo sa points, sa line, at sa angle relationships naman tayo. So, ito yung mga de-define natin. Complementary, supplementary, linear pair, vertical angles, and actually, hindi ko na ilagay dyan yung adjacent angles. So, i-discuss din natin yan. Ano kaya itong mga to? So, magsimula muna tayo sa congruent angles. Okay po. So, ano kaya yung congruent angles? Wala po pala. Hindi ko din pala nailagay ito. Okay. Ka lang. Pakita natin kung ano yung congruent angles. Tab.
So, pakita natin kung ano yung congruent angles. Meron dito. Nasaan na yun? Nakita ko na yun eh. Yun. Okay. So, ito daw yung congruent angles. Bigay tayo ng example. Ah. Yan, congruent. Ito, congruent dito. Palagay nyo, ano kaya yung congruent? Ano kaya yung congruent? Yan, mumove ko to. Mumove ko yun. Congruent daw sila. Okay, ibig sabihin. Yan, congruent. In-slide ko to. Congruent pa rin sila. Ano kaya ibig sabihin ng congruent? Para magka-idea po kayo, slide lang natin to. Plink. Point. Uy, ano kaya yung ibig sabihin ng congruent? Siguro may idea na kayo. Chini? Parehas po. No, okay, so very good. So, tingnan natin ulit sa ating slide. So, ang congruent angles daw ay hindi lumabas. Yun. Are two angles with the same measure. So, tama. Tama yung sagot ni Chini. Example natin, these two angles are congruent. They both measure 58 degrees. So, ABC is congruent to XYZ. So, yan yung notation niya. The measurement of angle, hindi po ganito talaga yung ano, wala kasing symbol eh. Ang symbol talaga niya ay a pen. Pag ganun, flat. Flat yun nandito sa ilalim. Tapos nakaganan. Angle. Yan yan po symbol ng angle. Angle ABC is congruent. Ito po yung symbol ng congruency to the measurement of angle XYZ. Ganyan lang pagsusulat ng congruent angles. Okay. So, ngayon nalaman natin kung ano yung congruent. Halos equal din naman ang meaning nun. Punta tayo doon sa sumunod. Ano naman yung sumunod? Complementary angles. Pakita natin kung ano yung complementary angles. Ano kaya yung complementary angles? Entire screen na para hindi na ako papalit-palit. Share. Kaya yung complementary angles. Close lang natin to. Profile. Kakasunod na kasi ito eh. Ayun. Ano naman kaya yung complementary angles? Kung binuksan nyo na to doon sa binigay kong link kanina, ito daw yung complementary angles. So, para mas maintindihan siya, tingnan natin. Kung makakita nyo, meron tayong ilang angles dito. Meron tayong dalawa. At itong dalawa daw na to ay complementary angles. Bakit kaya? Ayun, slide ko to, ganyan yung nangyayari. Complementary angles daw sila. Yan dalawa ay complementary angles. Slide natin to. Slide me. Ta-na-na. Put. Oh, anyari. Paltan nga natin. Ganyan. Slide nga natin to. Oops. Oops. Oh. Anong ibig sabihin nun? Slide nga natin to. Ganyan naman. Hop. Yeah. Hop. Hop. Ano yun? Ano bang ibig sabihin nito? Hindi ko maintindihan, sir. Pagpantayin nga natin. Oops, oops. Oh, ano kaya yung ibig sabihin ng complementary? Anyone? Ano kaya yung ibig ng complementary? Yun, sino yan? Si Chini. Nagiging 90 degree po kapag ano, pag pinagsama po yung parehas nila na measure. Oo, okay. Very good. Complementary angles. So, wag niyong kakalimutan yung meaning yan. Ha? Baka malito kayo eh kapag isinama natin si supplement. So, complementary angles are two angles whose sum of their degree measurement equals 90 degrees. So, eksakto yung sagot mo, Chini. Okay, pakita natin. Example. These are two complementary. These two angles are complementary. So, complementary angles sila. O kaya,
complement yung tawag. Yung 58 degrees, ang complement niya, 32 degrees. Ang 32 degrees, ang complement niya, 58 degrees. Ganun lang kasimple yan. Kapag pinag-add sila kasi, equal sa 90 degrees. Okay pa? Malinaw po ba yan? Opo. Okay. Next tayo. Punta naman tayo doon sa tinatawag na adjacent complementary angles. Ano kaya naman yung ibig sabihin ng adjacent? Oops. Yan. Ano naman kaya yung adjacent? Yan, makikita nyo dito sa screen. So dito, adjacent complementary yan. Pero minsan, may tinatawag ding adjacent angles lang. Ano kaya yung ibig sabihin ng adjacent complementary angles? So pakita natin. Ay, ayun, may nagsagot. Sino yan? Ralph Laurent. Nagsagot ka? Vertex. Magkaparehas sa vertex. Okay. Close. Tama ka. Magkaparehas silang vertex. At the same time, parehas din sila ng isang side. Yun o. Meron silang isang side, may common side sila. Yun yung tinatawag na adjacent. Pag sinabi adjacent, magkatabi lang sila. Ayan o. Magkatabi yung dalawang angle. Meron silang isang side. Kapag nilagyan ng complementary, magkatabi na sila, nakakabuo pa sila ng 90 degrees. So minsan, magkahiwala yan. Kapag sinabing complementary lang, pwede magkahiwala yon. Katulad nung illustration dito sa baba. Complementary. Pakita natin. Oh, bili. Yan, complementary yan. Kahit magkawalay sila, complementary pa rin sila dahil nakakabuo sila ng 90. Pero, adjacent sila kapag magkatabi sila. Nakuha po ba yan? Pag naging magkatabi, adjacent na sila. Pag pinagtabi. They share a vertex and a side. Ito po yung ibig sabihin ng adjacent. Mamaya, makikita pa natin yung iba pang examples ng adjacent angles. Okay. So, tapos tayo dun. Punta naman tayo sa supplementary angles. Ano naman kaya yung supplementary angles? Pakita natin dito. So, ito naman yung example ng supplementary angles. Nakita nyo to? Ito yung isa. Ito yung pangalawa. Dalawang angle yan. Supplementary. Kalimitan naman sa relationship, laging dalawa, no? Okay. So, ayan. Pag yung slide ko to, ayun, no? Anong nangyayari? Hop. Hop. Hop, ya. Yan pala yung supplementary. Tapos, pshing! Botes, bye, ba, tanan-tan-tanan, ayun! Ano kaya ibig sabihin nun? Pakita nga natin. Teka lang. Ano kaya ibig sabihin nung nangyari dito? Sino yung nagsasagot? Sige, Ralph. Ano kaya? Pinagsama ay 180 degrees kasi mukhang kalahati yung ano. Ah, tingnan natin kung tama ang sagot ni Ralph. Supplementary angles are two angles whose sum of their degree measurements equals 180 degrees. Tama ka, mali? Ayun, very good. Tama ka, no? Supplementary angles, pag pinag-add naman sila, 180 degrees. Example natin, ito, 139 at 41. Pag-addin nyo nga. Tama, 180. So, gaya ng illustration natin kanina, kapag pinagsama yon 180 degrees. Yan po yung supplementary. So, huwag kayo malilito, ah. Complement ay 90 degrees. Ang supplement ay 180 degrees. Okay pa. May questions po tayo doon? Okay, tuloy natin. So, meron naman tayong tinatawag na linear pair. Ano naman yung linear pair? At saka vertical angles. Di, pakita natin muna na yung ano. Yan, may sagot na dyan. Pero pakita muna natin yung ating... Yan, ito yung example ng linear pair. So, linear pair muna tayo. Ano kaya yung linear pair? So, yan daw yung linear pair. Ah, hindi ko maisakto ah. Yun. Yan. Yan daw yung linear pair. Ito din, linear pair.
Ito rin linear pair. Ito rin linear pair. Ano kaya yung linear pair? Ano bang ibig sabihin ng linear? Ano ba yung ibig sabihin ng pair? Saan galing ba yung word na linear? Anyone? Would like to answer? Ano kaya yung linear pair? May idea kayo? So ito ang linear pair. Hindi nyo ba nakikita? Ito linear pair. Ito linear pair. Ito linear pair. Ano kaya ang linear pair? Nakikita nyo ba yung sum nila? Sa taas. Baguhin natin ng konti. Move natin ng konti yung ating, you know, gawin natin yun. O yan, linear pair yan. Ito linear pair din. Yes, would like to answer? Who raised his hand or her hand? Ano yung linear pair? Yes, Cedric. Sir, same po yung sum nila. Ano yung same yung sum? Same po yung one hand. 180. Pag pinag-add sila ilan? 180 po. Anong tawag natin kapag pinag-add yung dalawang angles 180? Anong tawag sa relationship na yun? Kadi-discuss lang natin. Yes, Ralph. Linear pair po. Oh, bukod sa linear pair nga sila. Pero kapag pinag-add natin yung dalawang sum ng dalawang angles naging 180, may tawag pa dun. Ano yung tawag dun? Kadi-discuss lang natin. Kadi-discuss lang natin. Yes, Cedric. Sir, obtuse. Pag pinag-add natin dalawang angles naging 180, anong tawag natin doon? Yes, yun. Supplementary angle. Yun, supplementary. Supplementary sila. Okay? Pakita natin yung presentation natin. Yan. Ito na nga yung definition ng linear pair. Ano ba yung pagkakaiba niya sa supplementary? A linear pair of angles are two angles that are adjacent and supplementary. Magkatabi na siya, supplementary pa siya. Okay ba? Katulad ng makikita nyo dito sa picture dito. Ayan o. Ito kasi, supplementary lang yan. Kapag naging adjacent sila o magkatabi, katulad nito, yan ang tinatawag na linear pair. Bakit? Kasi nakakagawa siya ng linya. Dito walang line, no? Dito walang line. Pero kapag magkadikit sila, nakakabuo sila ng line. Kaya tinawag siyang linear pair. Pair dahil magkapares yung angles natin. Dalawa. Okay? At nakakabuo sila ng supplementary or 180 degrees. Magbigay pa tayo ng example dito. Oh, sila ay adjacent supplementary angles. Ayan, 139 at 41. Kung pinag-add mo sila, 180, tapos magkatabi sila. So, linear pair po ang tawag doon. Okay po. May question po tayo doon. So, balik tayo sa vertical angles. Ano naman yung vertical angles? Ito naman po yung vertical angles. At ito. Ito. Tsaka ito. Ito. Tsaka ito. Ito. Tsaka ito. Yan. Tsaka ito. Kung i-move natin to, palta natin. Gawin natin yung limbawa ay 70. Ay sumakto. Yun. 78 degrees. Ito naman, yun, 102. Yan daw po yung vertical angles. Ano naman yung vertical angles? Kailan nabubuo yung vertical angles? Yan. Yan, vertical yan. Vertical. Ito, vertical. Kailan naman daw nabubuo ang vertical angles? May idea kaya? Punta tayo sa presentation natin. Ah, meron pa pala. Linear pair. Ayan. Example ng linear pair. Makakabuo siya ng 180. So, ito na yung vertical angles. Ayan. Kagaya na makikita nyo sa picture. Itong blue. Tsaka ito. Kaya tawag silang vertical angles. Ano kaya yung vertical angles? Anyone? May idea kayo? Okay. So, ilagay natin yung definition. Vertical angles are opposite angles formed by intersecting lines. So, kapag nagkaroon kayo ng intersecting lines, katulad nito, dalawang lines na nag-meet sa isang point, makakabuo daw tayo ng vertical angles. Ilang pares ng vertical angles na mapoform ng intersecting lines?
ilang pares ng vertical angles ang mabubuo ng isang ng pares ng intersecting lines? Yes, Cedric. Dalawa po. Okay, tama. So may dalawang pares tayo. O kaya apat na angles. Okay po. So, example natin dito sa baba. Meron daw tayong diagram sa below. Merong tayo nag-meet AC at saka BD. Yun yung line AC at line BD. Ngayon, nakabuo siya ng apat na angles. Ito, ito, 1, 2, 3, 4. At magkakapares dito ay vertical angles. Ano kaya yung magkakapares sa vertical angles? Eh, nakalagay dito, AEB. Ano ba yung AEB? Yung 1, 2, 3, 4. Anong angle yung AEB? Bisa nilagyan ko ng marka. Yung 1, yung 2, yung 3, yung 4. Alin dito yung AEB? Angle. Anyone would like to answer? Yes, Chini. Yung 1 po. Okay, very good. Ang kanya daw ka-vertical angle ay DEC. Ano kaya yung DEC? Ano number kaya yon? Ano number kaya dito? Teka lang, ayusin ko lang. Para hindi kayo naabala. Yan. Ano kayang numbers? O anong number? Yung DEC, angle DEC. Yes, Dion. 3, sir. Okay, very good. Tapos, yung BEC daw, naman, ang ka-vertical niya ay AED. Ano ba itong BEC? Angle BEC. Alin dito yun? Ano number? Para makita natin. Na makita ko, naiintindihan niya. Yes, Ivan. Chelsea. 2 po. Yung 2. Ano naman daw yung ka-vertical ng 2? Ano daw yung ka-vertical ng 2? Yes, Michaela. AED po. At yung number ano yan? Number 4 po. Ayan. Tapos, ano yung masasabi natin tungkol sa vertical lines? Vertical lines, vertical angles. Ito yung sukat niya. Oh. Tapos ito yung sukat ng kabila. Ano yung masasabi natin tungkol sa vertical angles? Kapag may ka-vertical angle yung isang angle, ano yung masasabi natin sa sukat nila? Anyone? Si Chelsea, si Chini pala. Parehas po ng measure yung isang vertical angle. Okay. Kapag magka-vertical angle sila, parehas lang sila ng sukat. Ano sa paligid nyo yung nakikita nyo vertical angles, ang kinikirate nila? Nakakita ba kayo niyan, mga gamit sa paligid? Ako, meron ako dito nun eh. Nasaan ba yan? Ayun, nakita ko na. Kailang, stop sharing muna. Papakita ko sa inyo yung example ng vertical angle. Meron ba kayo dyan sa paligid? Example ng vertical angle? Ako meron dito eh, hawak-hawak ko ngayon. Para palaging parehas yung angle ng vertical, ano nila. Kaya vertical angles ang tawag eh. So, ang example niyan ay gunting. Ano? Vertical angles yan. Kapag binuksan mo to, kung ano man yung angle na nandiyan sa taas, kapareho lang yung angle na nasa baba. Nakakita na ba kayo ng gunting na magkaiba yung angle dito? At saka yung angle dito. Pag binukas to, tapos ito sarado. Meron bang ganun? Sarado to, tapos nakabuka yung bibig. Baligtad. Tapos nakabukas to, sarado naman yung kabila. Parang hirap ipanggupit na, no? Baligtad. So, yung vertical angles, eksakto siya. Pareho yung dito sa taas, sa baba, dito, at saka dito. Okay ba? Sige. Balik tayo sa presentation natin. So, yan po yung example ng vertical angles. Ito pa yung example. Yun. Are two angles that created by two intersecting lines that are opposite to each other. So, kung ito ay adjacent, itong dalawa adjacent, magkatabi. Kapag sinabi namang vertical, ayun, opposite naman siya. Hindi siya magkatabi. Salungatan. So, ang 1 at 3 ay vertical, ang 2 at 4 ay vertical. If two angles are vertical angles, then they are congruent. Magkapareho sila kapag vertical angle sila.
So 1 and 3 equal yung kanilang measurement and 2 and 4 equal din yung measurement nila. Okay ba? Okay, next. Punta naman tayo sa adjacent angles. Balik tayo sa adjacent. Tandaan natin na adjacent, magkakatabi lang sila. So paano kung madaming magkakatabing angles? So kagaya nitong example natin. May isang vertex dito, tapos magkakatabi lahat ng angles. Kapag ganun, lahat sila bumubuo ng 360 degrees pag pinag-add natin sila. 360 degrees. Isang revolution. Isang ikot. So, 80 plus 53 plus 87 plus 140 is equal to 360 degrees. Ayan. Yan lang kasimple. So, pag nag-revolve around na point, 360 siya. Basta, magkakatabi sila. Pero kung hindi magkakatabi, ay hindi natin basta mahuhulaan yan. Okay pa? Doon lang kasimple ang angles. Okay. Okay. So, dahil dyan, malalaman natin kung paano hanapin ang isang angle dito. So, for example, ito. 110 to, 75, 50, 63. Ano kaya yung nawawalang angle? Would like to answer? Like to answer? Sige, compute kayo. Pwede kayo mag-compute. Bibigyan ko kayo ng 1 second. Okay, tapos na. Hindi, joke lang. O, sige, compute. Sino may sagot? Raise your hand na agad. Yun, Ralph. 62 degrees po. 62 degrees. Sino may iba pang sagot? Hindi ko alam kung tama yun. Titingnan pa natin. Hindi pa ako nagko-compute para surprise. Sino pang may ibang sagot? Yes, Catherine. 72 degrees po. Uy, may 62, may 72. Sino kaya tatama sa kanila? Sino pa? Meron 62, may 72. Kung hindi nyo gustong, pwede kayo mag-chat. Kung wala kayong pang ano. Kung hanggang ngayon, sira pa rin ang camera nyo. Bira naman. Online class, sira ang camera. Okay. Tingnan natin kung sino yung tama dun sa dalawa. So malamang, baka kapareho nyo lang yung sagot. Tingnan natin kung sino ang tama. Yun. 110 plus 75 plus 50 plus 63 is equal to 298. Tapos, minus lang natin sa 360, yung 298, pinag-add natin itong tatlo, itong apat, 298, minus lang natin sa 360, makukuha natin ay 62 degrees. Sino tumama? Yun, may mga nagtaasa ng kamay. Very good. So, okay lang, kung magkamali, try again next time. Wala namang problema. Ganun talaga. Hindi tayo lahat perfecto. Okay. Next natin. O yan. Testingin natin yung mga natutunan natin. Magsimula tayo sa complementary and supplementary. Hindi ko alam kung may sagot dito pero ang tanda ko, wala. So, kaya sasagutan ko dito. Two angles are complementary. One measures 65 degrees. What is the other? Would like to answer. 65 daw yung isa. Ano daw yung isa? Would like to answer? Anyone? Raise hand muna bago sumagot. Number one. The complementary daw, yung dalawang angles. What is the other if the other is 65? Yung 65 daw yung isa, ano daw yung isa? Una, kailangan alamin nyo muna kung ano yung complementary. Ano ba yung complementary? Pag pinag-add ba? Ay, ano ba yung complementary? Sige. Kaya sumagot muna. Yun muna sagutin natin. Ano ba yung complementary? Sige, Cedric. Sir, pag pinagsama po, equals po to 90. Okay, very good. So, pag pinagsama, equals sa 90. At yung isa daw ay 65. So, yung isa na lang hahanapin natin. Ano yung isa? Yes, Catherine. 25 po. Okay, very good. 25. Ang sagot natin, 25 degrees. Punta tayo sa, wala ata sagot to eh. Okay, wala nga. So, sulat ko lang, 25 degrees. Kinuha ko lang kasi to eh. Sa internet. Para ma, hindi naman ako masyado mahirapan. Last time, nahirapan ako sa paggagawa ng presentation eh. Number two. Two angles are supplementary. One measures 140 degrees. Would like to answer. What is the other one?
The other one is, yun, puro mga natatawag ko na rin kanina pa. Iba naman. Chelsea, ano ba yung supplementary? Bago natin sagutin to. Ano ba yung supplementary? Pag pinag-add po is, ang kalabasan po ay 180 degrees. Okay. Okay, very good, very good. Salamat sa explanation. So, ano kaya yung sagot natin dito? Yung isang angle daw, 140. Gian Aiden? 40 degrees pa. Okay, very good. 40 degrees. Ganun lang simple. Simple math. Napakasimple lang yan. Pero kailangan tandaan nyo lang kasi yung mga wordings natin. Kapag hindi nyo natandaan yan, magkakamali kayo. Next natin. So, ito po ay kapag binigyan naman kayo ng tag dito, ng illustration. So, find the missing angle. You do not need the protractor. Use the clues in the picture. So, ito, kulang to ng drawing. Dapat may ganyan yan. Yun. Adjacent complementary to. Ito, linear pair. So, hanapin daw natin yung value ng x. Number 3 tayo. What is the value of x in this given example? Number 3, would like to answer. Si Dion Jansen. 25 degrees. 25 degrees. Tingnan nga natin. Okay, very good. 25 degrees. Pag pinag-add natin, parang kulang to ah. Parang kulang. Ilan ba dapat ang total? Would like to answer? Oh, sige, Gian. 35 degrees pa. Ilan? 35 pa. Yun. Baka nabingi lang si sir. 35 degrees. Pag pinag-add natin, makukuha natin na ilan, Gian? 90 degrees pa. Okay. So, ano nga bang tawag dito sa dalawang to? Kapag nakakabuo ng 90, Gian? Anong tawag kapag nakakabuo ng 90? Sir, complementary po. Okay, very good. Masay. Next natin, number 4 tayo. 165 yung isa, ano na kaya yung kabila? Ano kaya yung kabila? Ano kaya yung kabila? Would like to answer. Sino pa ba ang hindi ko tatawag dito para ulit-ulit lang? Iba naman. Try nyo naman. Sobrang simple lang. Simple and super simple lang yung lesson natin ngayon. Yes. Sige, Ralph. Ito na naman. 15 degrees po. Ilan? 15 po. Talaga? 165 degrees, 15. Tingnan natin. 5 plus 5, ilan? 10 group 1. 80. Very good. So, 180 degrees. Ano nga ba ang tawag dito, Ralph? Supplementary po. Mm-hmm. Kapag magkadikit? Supplementary siya, tama. Pero kapag magkadikit na, mas tawag sa kanya ay sisimula sa L. Saka P. Ano nga? Anong iba pang tawag dito? Yes, Michaela? Linear pair po. Okay, very good. Kapag magkatabi sila, linear pair. Tama din naman yung supplementary. Kasi supplement din naman sila. Pero linear pair din sila. Okay pa? Pag magkatabi sila, adjacent, tapos nakakabuo pa ng 180, linear pair pa sila. Okay. Vertical angles naman tayo. Find the missing angles. You do not need a protractor. Use clues to the pictures. Find X and Y. Magsimula tayo kay X. Actually, pwede natin lagyan ng Z pa dito. Ano kaya yung value nito? Ano nga bang vertical angles yan eh? So, dapat yun. Yes, Ginny? 58 degrees po. Oh, okay. Very good. 58 degrees. Ganun lang simple eh. Dahil vertical siya, palaging equal ang vertical. So, 58 degrees din to. How about itong Y? Linear pair naman itong dalawa. How about the measurement of Y?
Sino yung tumas ng kamay? Ano naman yung measurement ng Y? Anyone? Anyone would like to answer? Just raise your hand. Yes, Ginny. Ulit. 122 degrees po. 100? 22 po. 22. How did you get the answer? Paano mo ko nakuha? Sige. 58 minus 180 po. Baligtad, baligtad. Baligtad. 180 minus 58 po. Okay, 180 minus 58. Kasi ito, linear pair yan. Nakabuo siya ng isang line, tapos nakabuo siya ng 180. So, pag pinag-add to, kailangan mag-180 siya. So, 2 plus 8 ay 10, group 1, 5, 6, 7, 8. So, 180. How about yung measurement ng Z? Ang hirap nito, grabe. Wala pa, hindi pa natin nakocompute yung sagot. Napakahirap. Sobrang hirap naman ito. Hindi pa natin nakikita yung sagot niyan ever. Ever, ever. Ever, ever. Would like to answer, Cedric? 122 rin po. Okay, very good. 122. Saan mo nakakuha yung 122? Sir, sa taas po. Okay, ano bang tawag sa kanilang dalawa? Ito, pareho lang yan, oh. Bakit? Ba't nagkapareho lang yan? Anong tawag sa kanila? Anong tawag nga sa kanila? Yes, Jenny? Vertical angles po. Yan, vertical angles din. Yan, oh. Dalawang pares ng vertical yan, eh. Ito dapat magkapareho, ito dapat magkapareho. Try nyo ipag-add yan lahat ng apat. Ilan? 360. Yun, very good. 360 degrees. Yun yan. Yun sumagot. Okay, si Catherine. 360. Laging isang ikot yan. So, hindi tayo lalampas sa 360. Kapag lumampas kayo, mali na yung sagot nyo, sigurado. So, ganyan lang yun. Pag vertical angles equal, kapag linear pair, equal sa 180 degrees. Lang, yan lang yung dapat yung tingnan palagi. Kung mag-a-add ba ako, magiging 180, o pareho ba sila ng sukat? Ganyan lang, pag-iisipan niya. Okay, last one. So, hanapin daw natin isa-isa lahat yung mga angles dito. Ang given lang ito, 25 degrees. Magsimula tayo dito. Ano kaya yung sukat itong FCG? Ano kaya yung sukat nito? Would like to answer. Yes, Ralph? 90 po. Mm-hmm. FCG. Yung ECG, 90 degrees kasi may ganito. Ayan o. Sakop niya yun. Simula dito, hanggang dito, 90 degrees. Yun na 90. Itong 25, ito lang. ECF, ito lang yun. Simula dito hanggang dito lang. 25 degrees lang siya. Ano kaya to? Ito ang tinatanong ko. Yes, may nagtaas na ng kamay. Si Cedric. Sir, 65 po. Okay, how did you get 65? Okay, nabura. Teka lang. Pangit yung sulat ko. Paano nakuha yung 65? Sige, Cedric. Sir, may nakuha lang po yung 25 sa 90. Okay, baligtad. Ulitin mo ulit. Ah, minainis mo yung 25 sa 90. Tama pala. Okay, so this is 65. Pag pinag-add natin, 5 plus 5, 10, 6, 7, 8, 9. Okay, so 690 degrees. Para natin malalaman yung sagot doon sa iba. How about this one? Ano kaya yung ECD? Ano kaya yung sagot dito? Ano kaya to? Dito tayo. Ano to? Ang sasagot ay si Michaela. 90 degrees po. Ayun, 90 degrees. Bakit kaya naging 90 degrees to? Sige nga. Paano mo nalaman 90 degrees to? Michaela. Sige, Michaela. Bakit siya 90 degrees? Ella. Wala, wala kang sagot. Bakit kaya 90 degrees yun? Tama yung sagot, 90 degrees. Pero kailangan ma-explain natin. Bakit? Bakit siya 90 degrees? Bakit?
Anyone? Yes, Ralph. Dahil yun ay 1/4 ng vertex. 1/4 ng vertex. Or, ilan nga ba to? Pag pinag-add mo tong 65 at saka 25, ilan to? Yes, Ginny. 90 degrees po. 90 degrees. O, pag pinag-add tong dalawa? 180. Tama, 180. At ano yung tawag dito sa dalawang to? Anong relationship nila? Yan o, magkatabi sila, nakakabuo sila ng 180. May tawag dyan. Anong relationship yun? Magsisimula sa L. Copy. May tawag sa relationship nitong dalawa. Itong angle na to, at itong angle na to. May relationship sila. Ang tawag sa kanila, ah, yes, Micaela. Linear pair po. Ayun, linear pair. Kasi kaya nga tinawag na linear pair. May linya. Ano? Pag may linya, tapos may guhit na kung saan-saan pumunta dyan sa taas, nakakabuo yun ng linear pair. Nakakabuo na 180 degrees yan. Okay? So, wag nyo kakalimutan yun. Palagi nyo makikita yan. Okay, teka lang. Burahin lang natin dahil medyo na nagugulumihana na. Yes, may gusto kang sabihin, Cedric? May gusto kang sabihin, Cedric? Wala? Wala pa. Okay. Teka lang. Kung gusto mo sumagot, wait lang. Wait. At dahil nasagutan na natin itong tatlo, mabilis na sagutan yung nasa baba. Ano kaya yung sukat nito? Sige, Cedric. Sir, 65 po. Anong reason? Bakit naging 65 na siya? Ito yung reason, no? Ayan o. Nakita nyo ba yan? Anong tawag dyan? Ito at saka ito. Anong tawag dun? Ito at saka ito. Ayan o. Tanggalin nyo yung ibang mga linya. Ito at saka itong linya lang. Ito at saka ito. Anong tawag dyan? Yes, Cedric. Sir, nag-vertical pair. Yun, sakto. Vertical angles. Dahil vertical angles sila, pareho sila ng sukat. How about this one? Ano sukat nito? Yes, Ginny. 25 degrees po. Okay, very good. Paano mo nakuha yung 25 degrees? Kasi po, ano, ka-vertical po nun yung ECF. Okay, very good. Ka-vertical din ito. Kung makikita nyo din, pag pinag-add to, 90. Ka-vertical niya din, ito, pag pinag-add, 90 din. Pareho lang. Tapos, ito, ano sukat nito? Ito. Ang sukat nito. Yes, Micaela. 90 degrees po. 90 degrees. Yun. Sakto. Dahil? Sama na ako yung 90. Ka-vertical po yung ano, ECD. Oh, ka-vertical to. Ka-linear pair din to. Tingnan nyo. 90, 90, 90, 90. Anong uri ng line itong dalawa? Itong EH at saka DG. May tawag tayo sa line na yan. Ano nga? Nandito na lahat yung lesson natin. EHDG. May tawag dyan. PL ang pangalan. Kapag lahat 90 tapos nag-intersect, ang tawag dyan ay sisimula sa P. Nandito sa medyo taas. P. E. Wala pa nakakahula. Per. Yes, Ginny. Perpendicular pa. Ayun, perpendicular lines. So, itong dalawa, kapag nag-form na 90 degrees, perpendicular. Ito naman, intersecting lang yan. Yan. Itong EH at JF, intersecting siya. Lines. Okay po? So, yan. Ganyan lang po yung pag-solve natin. So, again, review natin yung mga lessons natin. So, kanina, na talakayin natin, ayaw, gumalaw, yan. Yung relationship between point, line, and plane. Collinear, mga lines na, o mga points, o mga parts ng line na nasa isang line. Ang coplanar, hindi ko napakita masyado dahil nasira yung isang illustration, pero nasa isang plane sila. So, halimbawa, ito yung sa yung plane. Kung may dalawang line dyan, ito yung line,
Tapos ito yung isa pang line. Nasa isang plane sila. Tinatawag silang coplanar. So, relationship between lines, merong parallel, perpendicular, kasama na dito yung intersecting, intersecting. So, yung perpendicular ay kapag may 90 degrees sa bubo, intersecting, nagsasalubong sila sa isang point lang. Skew lines, hindi sila pwedeng magkatagpo. Example, meron kayong box sa bahay. Kapag merong box dyan, halimbawa, ito yung box. Drawing lang natin. Ang skew dyan, palitan natin ang kulay. Wait lang ha. Ang skew lines po, ang example ng skew, ito yung isang line. Tapos ito yung isang line. Medyo 3D ng skew. So, hindi sila parallel, hindi sila magkapantay katulad nito. Hindi rin sila mag-i-intersect. Wala silang intersection point. So, hindi magtatagpo at hindi rin magsasalubong at hindi rin magkakapantay kahit kailan. So, yan po yung skew. Tapos, relationship between angles, meron tayong adjacent. So, yung adjacent, nagsha-share sila ng vertex o yung parehong endpoint at saka isang ray o isang side. O yan, magkatabi yung angles, adjacent yan. Complementary, pag pinag-add, ilan nga? Complementary, pag pinag-add yung dalawang angles, equal sa ilan? Ilan nga? Complementary, pag pinag-add, ilan? Sagot tayo. Ilan? 90 po. Yun, salamat sa sumagot. 90 degrees. Kapag supplementary, ano nga? Pag pinag-add, 180 degrees pag pinag-add. Ayun, ang pangat na sulat ko. So, angle 1 plus angle 2 is equal to 180. Ang linear pair, pinagsamang ano lang to? Ang linear pair, pinagsamang? Anong pinagsama din sa taas na linear pair? Pinagsamang? Adjacent at saka supplementary. So magkatabi na sila, tapos nakakabuo pa ng 180. So ang linear pair at supplementary halos magkapareho lang. Ang kaibahan ng supplementary, pwedeng magkahiwalay yung dalawang angles. Sa linear pair, hindi. Magkadikit sila o magkatabi. Vertical angles, nabubuo siya ng aling lines, aling uri ng line. Ang vertical angles ay nabubuo ng aling uri ng lines. Parallel ba? Ang uri ng lines. So, vertical lines ay nabubuo ng intersecting lines. Ito, yung vertical. Yung opposite angles formed by vertical lines. Okay po? So, yun po yung lesson natin. Maraming salamat sa pakikinig. Sana may natutunan kayo sa pag-aaral natin ngayon. Okay po? May question po tayo? Mga tanong. Yeah.